iniputin natin yung buong resort! Magkasama kayo ni Alfonso! Ahas ka! Alfonso, I'm pregnant! What? Sino kayo mga kalaban niyo and magaling ba? Just some obscure high school. Magpa-practicing namin sila. Okay, I think sila mga kalaban ko. Ang gusto na. Okay, team! Okay, Trixie. Ganyan talaga sa game. Minsan nananalo, minsan natatalo. Bawi tayo next time. No! I work hard as a team captain. I don't like to lose. I quit! Congratulations! Sobra naman ho ata ito. Baka naman ho pagdating ng graduation ko, wala na tayong maihanda. Ano naman, nakikipo pa ba? Uy, kumain na kayo dyan. Ay, ang galing na anak mo, Michelle, ha? Sa'yo ba nagmana ng athlete's foot yan? Anong athlete's foot? Ano po ngayon, ha? Ano ka ba? Eh, di ba yun yung tinatawag sa magaling sa sport? Athletic? Ano ka ba? Ay. Paano naging athletic yan? Ilang pa nga yan si Michelle? Kuya! Baka nagmana sa tatay niya. Ay, oo nga, Hunay. Si tatay ba magaling din sa sports? Hindi. Oo. Ano ba talaga? Kasi ang chess naman, di naman sports yun, di ba? Trixie, may package na yung daddy mo. Congrats, anak. I know nanalo ka. I'm sorry, but my flight back from Paris has been postponed. Promise, I'll be there on your graduation to hear your valedictory address. Manalo-matalo,
proud pa rin naman ang daddy mo sa'yo, di ba? It's okay, Aya. Wala pa ba yung dad mo? It's okay. Love you po. At sa tumayo kong ama na nagbigay sa amin ng lakas ng loob at pag-asa. Uncle Joey, wala kang katulad. Para sa'yo to. At syempre, inaalay ko rin ito sa akin na mayapang ama na kahit di ko nakilala at hindi ako nakitang lumaki, ay naging gabay ko sa buhay ko. Maraming salamat sa mga kwento ng nanay ko tungkol sa kanyang kabutihan at kanyang mga pangarap para sa akin. That's why I work hard. Because hard work helps us develop our potential to the maximum and strive for excellence in any field. And to the person who taught me the value of hard work, Dad, this is for you. Thanks, Dad. Anak. I'm really sorry for being late. Trixie. I know I'm not the best father. Pero anak, I try my best. Para sa mga oras na kailangan mo ko. I'll always try to be there for you. Okay, Dad. You're forgiven for all the events and activities you've missed out on. Thank you, anak. Anak, congrats! Kung kita nanay niya kasi Angel, talaga nag-abala po. Ano po ba ito? Buksan mo. Cellphone? Wow! Naku, salamat, Nay! Oh, naku, Angel. Thank you! Ang social niyo naman. Pa? Kasi, eh, college ka na. Alam ko, kailangan mo yan. Naku, ingatan mo yan, ha? Mainit sa mga mata ng mga hold-upper niya. Salamat po talaga. Ingatan po talaga to, promise. What's your plan? Saan mo gusto mag-college? SBC pa rin, Dad. SBC? Are you sure? Well, I've been studying there since I was in kinder. I'm comfortable there and I've established a lot of friendships na. Okay na ako dun. Magandang gabi, o. Ako po si Coach Boots ng St. Benedictine College. Pwede ko bang makausap si Joanna Ramirez? Coach? Talaga namang pinagbigyan mo lang akong umabot sa graduation ko. And now you're leaving me again, Dad? I'm sorry, baby girl. Please understand. Iniwan ko lang talaga yung negotiations in Paris to make it to your graduation. Thanks, Dad. Thanks for such a big favor. I wonder how things would be if Mom were here. Do you miss her? Why would I miss a person who doesn't even miss me? Naiintindihan mo naman ang trabaho ko, di ba? Yeah. At least, trabaho yung kahati ko sa oras mo. Not another person. What do you mean by that? Sana lang, Dad.
huwag ka na magpakasal ulit. Actually, kaya ako nagpunta dito dahil nag-scout ako sa iba't ibang high school. Nakita ko yung game mo. Ang galing mo sa St. Benedictine College, ay yung game mo. Eh, gusto sana kita i-recruit bilang varsity ng volleyball team namin. Ako? Nako, coach. Baka hindi namin niyang kaya. Eh, mukhang mamahalin doon sa eskwelahan niyo eh. Nako, bibigyan ko siya ng scholarship. Libre lahat. Ha? Libre lahat? Opo. Opo, sipin mo nga naman sa panahon ngayon ito, meron pa libre. Ah, anyway, siya nga pala, Joanna. Sa darating na Sabado, may tryout kami. Pumunta ka. Ay, oo. Pupunta ho ako, coach. Asahan ko yan, ha? ano? Mauna na ho ako. Ingat. Sige, coach. Salamat ho. Pupunta ho ako doon, promise. Asahan kita, ha? Oo. Sige po, ma'am. Sige, coach. Ingat ho kayo, coach, ha? Oh, Uncle Nay, narinig niyo yun. Ma, kapag-aral na ako sa sobrang gandang eskwelahan, Abir! Naku! Sandali, Nay. Mag-selfie naman tayo. Sayang yung moment na ito, eh. One, two, three! Trixie! May nagpadala sa'yo nito. Kanina nagaling to? Walang sinabi nag-deliver, eh, pero may carding na natin. Sinabi ko to sa graduation speech ko. Ibig sabihin na nandun siya? May secret admirer ka sa school. Si? Ah, ayun, Joanna. Eh, sana mag-enjoy ka dito sa St. Benedictine College. Alam mo sa nakikita akong dedication mo sa volleyball. Hindi magtatagal at baka maging captain ball ka. Ako, salamat po, coach. Ah, teka. Tuturo ko sa iyo yung locker room mo doon. Ay, sige po. Tara. Ito nga pala. At saka siya. Did you really quit volleyball? Siya na ba yung papalit sa'yo? Ano, paano? May questions ka ba? Bago kita dalhin sa locker room mo. Coach, baka lang po kasing magka-problema ako sa registration. Ha? Eh, bakit naman? Yung requirements ko po kasi. Oh, may requirements ka ba na hindi mabibigay? Yung marriage contract po ba sobrang importante yun, coach? Ang alam ko po kasi yung ibang school naghahanap ng ganun eh. Eh baka po sumabit ako, wala po ako mabigay. Yung nanay at tatay ko po kasi hindi kasal eh. Just so we're clear, this will never be yours. Kung mag-alala, wala naman akong balak agawin yan eh. Pero, diba sabi ni Coach, nag-quit ka na? Well, I'm back. So you watch it. And watch out. Kamusta na nga pala yung bago mong papasukan? Okay naman, Uncle. Sigurado ka? Ano yun? Meron lang pong susarerang gustong umepal doon, pero hindi naman mo yung uubra sa akin. Ako pa. Ay, Nay. Kung yan na nga bang sinasabi ko, Nak, eh. Bakit ba gusto mong pumasok sa eskwelahan na yan? Ano, mahirapan ka pa makisama doon sa mga mayayaman na yun. Oo, parang yun lang, Nay. Kayang-kaya ko po yun, no? Sa kanya din yan ang problema kung mayaman sila. Maganda sa St. Benedictine College. Malayo mararating ito si Joanna. Hindi katulad ko, no? Habang buhay, assessor na lang ng BIR. Si Uncle nagdadrama. Dad, this is the last time na ipagsha-shopping mo ako ng damit. Why? What's wrong with that? Bagay na bagay nga sa'yo yan eh. I even bought that in Milan. Dad, sabihin mo na lang sa'kin kung may bala kang maging old maid ako. College ka na, anak. It's a jungle out there. I'm just being protective. Whatever, Dad. Here. Grapeseed oil para hindi ka ma-high blood. Garlic for the heart. Ginkgo biloba for your memory. Calcium para hindi ka magka-osteoporosis. And lastly, ampalaya
para hindi tumaas ang iyong sugar. And I need to see you take all of these, okay? Dok, ang dami naman yan. So that you will live long enough to see your grandchildren. Okay, ma'am. Morning po, Manang Glenda. Balita ko, sa mamahaling college ka na daw mag-aaral, ha? Taas din naman ang pangarap mo, eh, no? Na naman po sigurong masama kung magkaroon ng pangarap, di ba? Pero sana marunong ka lumugar. Ang taas-taas ng asinta mo, eh. Hindi nyo naman kaya. Pinipilit mo lang. At hindi ka naman bagay doon. Advice lang, Joanna, ha? Ano nang pilitin? Sige na, mahuli ka na. Estudyante lang pwedeng pumasok dito. Estudyante po ako. ID mo. Ito po. Sige, pasok na. Oh, it's excited! Oh, it's Trixie! Hi, Trixie! Read your blog. So, did you like it? Of course I do. I loved it. Looking fab, as always, naman. I know. Oh, hi! Oh, oh my! Ay! No, sorry, sorry! Sorry, don't! Touch me. Clumsy. Okay? Sinadya niya yun. You're a fashion disaster. Shut up. Let's go, Quirks. Anything looks good on you, T. Class. Okay, welcome to NatSci 1, and I would just like to give you a few refresher on some basics on physics. Are you ready? Yes. Great. By one dimension, we mean that the body is moving only in one plane or in a straight line, meaning there are four variables put together into this equation that can definitely describe this motion. So what are these four variables? Yes, you. Sorry, not you. The one behind you. The four variables that put together the equation of motion are initial velocity, final velocity, acceleration, distance traveled, and time elapsed. That was five. Four lang meaning you gave five. One, initial velocity. 2 final velocity, 3 acceleration, 4 distance traveled and time elapsed. Distance traveled and time elapsed are considered just one variable. Very well said. Thank you so much. You are? Joanna Ramirez po. Okay. Take your seat. Belong here. Sorry, yan. Hindi ko naman kasi alam. Maximum nakalagay na signboard, eh. How dare you? Look. Baguhan ka dito. So I forgive you. Grade school pa lang ako, dito na ako nag-aaral. So I would like you to know that I'm very,
territorial. In class, and in volleyball. So you stay out of my way, and then maybe you can survive in this school. Pack your things and leave. Dahil ba to dun sa nangyari kanina? Pasensya ka na, hindi ko naman kasi sinasadyang pahiyain ka. Ako? Mapapahiya? Not in this lifetime, no. So don't even try. Ako, isang diyosa-diyosahan na feeding God's gift to humanity. Alam mo, high school pa lang kami, ang dami ng asar dyan. Kaya ang daming pumalapak nung sinupalpal mo siya. Wala naman akong ganong intensyon. Tsaka ayoko rin naman ng may kaaway, no? Pero huwag niya ako susubukan kasi hindi ko rin naman siya uuruman. Oh, you go, girl. Where have you been all my life? Simula ngayon, ikaw na ang patron ng mga faction sa school, eh. Anong factionless? Ay, sandali. Hindi naman tayo factionless. May faction naman tayo. The no-name faction. Diba? No-name faction. Ako nga pala si Joanna. I'm Mabel. Mabel. And I'm Vic, short for Victoria. Victorino ka mo. Ako si Otep. Otep. Ay, pasensya ka na kasi kinailangan ko mag-extend ng duty ko eh. Pero tapos na lahat ng trabaho ko. Sa first day mo. Okay naman, Nay! Sigurado Nay! Ka? Nay! Ayan o, may pasulubong po ako para sa'yo. Masarap yan. Tikman mo. Ako na nga itong dumating, ako pa may pasalubong. Siyempre! Akin na yung bag mo. Sigurado okay lang na yung kaya ko na. Ayan, bigat-bigat. Anak, ano ba yan? Pawis na pawis ka na naman. Di ba sinabi ko sa'yo, maglalagay ka ng bimpo para hindi ka magkakasakit? Mommy, why are you crying? Do you miss Lola? Yes, I miss Lola so much. Don't cry. Don't cry. You are my princess. You're number one. Always remember that. Okay? Don't let anyone step on you. Don't let anyone think you're small. Because when you're number one, no one can hurt you. Remember that. Yes, Mommy. I love you, Mommy. Tinundan po namin yung last known location ng asawa niya. Pero wala pong makakapagbigay ng any leads sa current location niya ngayon. Yung ibang records, plane tickets, hospitals, obituaries. Boss, wala pong any records under that name eh. Chinek na rin po namin yung mga credit cards, bank transactions, pati na rin po yung mga death certificates. Wala pong nagmamatch sa description ni Mrs. Valdez. Ano nangyari yun? Naglaho siya, parang bulak. 6 na taon na rin po yung nakalipas, sir. Siguro kung talagang buhay pa siya, ayaw niya na siguro magpakita pa. Itigilin ang paghanap. Tama-tama, dating ko! Winner ka talaga, Uncle. Bakit? Diba birthday ko ni tatay ngayon? Talaga si Uncle, nakalimutan ko naman. Ay, naku, Nay, may kulang mo. Mas winner to kung may soft drinks. Bibili lang po ako, ah. Sige.
Maria, hanggang kailan ba natin tatago sa kanya yung tungkol sa tatay niya? Ate, pabiling soft drinks. Ay, sige. Yan. Uy, ate, mayroon kaming pansit sa taas. Kain ka doon. Bakit? Anong okasyon? Birthday ko ng tatay ko. Patay na? Sineselebrate pa yung birthday? Siyempre, ate. Ito naman, siyempre siya po yung dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ba nagtatampo yung uncle mo? Siyempre siya nagpakahirap sa pagpapalaki siya and everything. Hindi naman ho ganun si Uncle Joey. Tsaka sigurado po ako, no, na alam niya na kahit mahal ko yung tatay ko, hindi naman mababawasan yung pagmamahal ko sa kanya. Si ate, para namang kuna-question mo yung pagmamahal ko sa uncle ko. Ay, naku, be, hindi naman sa ganun. Ang akin lang, siyempre isipin mo rin naman yung nararamdaman ni Uncle Joey mo, diba? Mali mo, na-hurt siya. Trixie, wait. I'm sorry. Hindi ko alam na iso-surprise mo ko. Surprise pa ko sila, be. Anak. I know all of my shortcomings. And God knows, I want to spend more time with you. It's just that I... Dad, I just don't understand. We have enough. Hindi naman tayo naghihirap eh. We don't need more money. Dad, you don't have to work this hard for our company. Anak, I'm doing this for you. Gusto kong masiguro na maganda ang kinabukasan mo na kahit nawala na ako dito, eh, hindi ka maghihirap. Hindi mo na kailangan magtrabaho. This is for your future. Make it up to you. Maybe I can take you to Japan, Paris, name it, anywhere. Just time, Dad. Love you. Coach, pinapatawag po pala kayo ni Sir Villanueva. Okay, sige. Sabi mo, sunod ako. Okay. Coach. So, you're back in the team? Yeah. Because I know you need me. Okay, mag-warm ka na. Pinapatawag lang ako ng sports director. Okay. Aray! Hindi mo ba narinig? Sabi ni Coach, warm up daw. O, Joanna, Dina! Oh! Si sorry, sorry. Uy, ay ka lang. Sorry, sorry. How dare you! Is this the father of Patricia Valdez? Pinatatawag po kayo sa school ngayon? Wala naman pong kasalanan. Hindi ba ako yung victim dito? Handa na ba kayo sa muling pagkikita ng mag-ex? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Nakaaway ni Joanna, anak ni Alfonso. Mahal ko pa rin siya, pero galit siya sa akin. At mas mapapakapit ka sa pagbabalik eksena ng ex-wife. Going home to my daughter.